welcome back sa aking channel. At para sa mga new subscriber, welcome sa aking channel. Ako si Marian Sasaki, ang inyong bestie. Yes! Woo! So, ang i-review natin ngayon mga bestie ay Intergrade Crush Jelly Foundation. Ito siya mga bestie. Ayan ang kanyang packaging. Itong foundation na to mga bestie ay nirelease last year pa pala mga bestie. So, hindi ito bago. So, nirelease to ng April 21, 2018. Ayan. Ang packaging niya ay 18 grams. Ayan. Shiseido yung manufacturer niya. At ang foundation type nito ay gel foundation pala mga bestie. Hindi pala cushion foundation. So, ang presyo nito dito sa Japan ay 2,000 yen. Or sa pesos ay nagkakahalaga siya ng 900 pesos. So, itong foundation na to mga bestie ay SPF 30 PA Plus Plus. Ang sinasabi dito sa kanyang claim, kine-claim nito ay this foundation combines a watery jelly formula and a mesh dispenser. It creates a natural smooth finish that covers problem areas like pores and uneven skin texture. Stands up to sweat and sebum to give the skin a long-lasting bright finish. Kiniklaim niya nga na nakakaganda daw ng skin, bright finish, and oil-free, and poreless skin. At that covers unevenness and pores without creasing or fading for up to 13 hours. O, diba? Panalo. Eh, di ikaw na. So, mga bestie, may dalawang shades itong Intergrade. 1 and 2 lang. So, itong kinuha ko is number 2. Ang number 1 nila ay bright beige. Ito naman ay natural beige. So, binuksan ko na siya. And ito yung kanyang pinaka-product. Ang cute, no, mga bestie. Meron siyang pa-heart shape dito sa kanyang top area. At ang kanyang back area naman ay ito. Yan. Diyan nakasulat yung shades, yung brand name, Intergrade Crush Jelly Foundation, 18 grams siya. So, number 2. Yan, mga bestie. So, buksan na natin kung ano yung itsura sa loob. Para masubukan na natin, mga bestie, kung maganda nga talaga to. Ito yung kanyang loob, mga bestie. Ayan. So, wala siyang salamin. Napakasimple lang ng kanyang packaging, plastic. So, ito yung kanyang product. Ayan. May takip siyang ganyan. So, ito yung kanyang product, mga bestie. Ayan. So, hindi siya natatapon. Gel foundation siya. I-wear test ko to bukas sa work. Sa ngayon, ilalagay ko lang siya sa mukha ko kung makikita natin kung anong itsura ko dito. So, itry natin yung products niya dito sa kamay ko. Kung ano yung pakiramdam. Woo! Ang lambot niya, mga bestie. Para siyang clay. Yan, ang lambot niya. At lumalabas yung product niya. Ayan, no. Sa net niya. And dito naman, try natin ilagay sa kamay. So, ang texture niya is, sa una, wet siya. And pag pinapahid niya siya, natutuyo. So, para siyang nagiging powder. Ayan, maganda, no? Parang natakpan ng konti yung ugat-ugat ko dyan. Ayan. So, ang ganda niya sa kamay ko. So, tingnan natin naman sa ating mukha, no? Siyempre, iba naman yung mukha sa kamay, diba? Parang nag-iba yung kulay ng kamay ko. Ito yung itsura niya, bestie, pag pinrest mo siya. So, parang nga talaga siyang gel. So, gel talaga. So, try na natin pa sa ating mukha. Try na natin. Ang lambot! So, ayan. So, sa kalahating mukha muna ako maglalagay, mga bestie, para makita natin yung difference niya. May pagka malamig siya mga bestie ha. Furnace ha. Kahit wala siya sa rep. Pag magpapahid tayo, pat-pat lang. Para magpantay yung kanyang kulay. Yung amoy niya is hindi naman matapang. Parang wala nga siyang amoy mga bestie eh. Mukhang hindi bagay yung shade sa mukha ko mga bestie. Tulad nga ng sinasabi ko, di ba, nag-o-oxidize siya. So, tingnan natin sa wear test ko bukas. Ito yung aking pinanggalingan ng pimples. Tingnan natin kung matatakpan siya.
So, hindi naman masyadong natataktan, mga bestie. So, ayan mga bestie, yan yung kalahati ng mukha ko. Ilagyan ko nito nga Intergrade Crush Jelly Foundation. At ito naman, wala. So, nakikita natin na malaki yung difference ng kulay sa mukha ko at dito sa foundation. Kasi ang kanilang shades ay dalawa lang. So, ito yung pinaka-darker shade. So, tingnan nyo yung leeg ko, ang itim. So, chef, lalagyan ko din yung leeg ko niyan bukas. So, sa coverage niya, hindi naman siya nakakatakip ng uneven skin. Katulad nito o yung pinanggalingan ng pimple. So, hindi siya natakpan. Kahit lagyan ko pa siya ulit. Diba? So, kailangan kapalan mo pa bago siya matakpan. So, ayan o. Diba? Hindi natatakpan. Sa smoothness naman, okay siya. Okay. Ayan o. Hindi siya malagkit sa mukha. So, sa pores naman, kung nakakatakip siya ng pores, medyo lang mga bestie kasi meron pa rin akong nakikita dito sa aking dito, yung pores ko dyan. Ayan o. Andyan pa rin siya. At yung sa sebum, sa ilong, alam niyo yun, yung whitehead. Hindi niya pa rin natatakpan yung sebum area. Okay naman siya, hindi siya malagkit. Bali, ang problema lang yung shades nito. Sobrang puti sa ating skin tone sa mga Pilipina. So, tatapusin ko lang ang aking look natin. So, ito na yung look na ginawa ko mga bestie. Hindi ko na masyadong pak na pak yung makeup ko kasi dito lang naman ako sa bahay. At bukas ko pa naman to i-wear test. So, ngayon, ang napapansin ko sa kanya ay masyado siyang maputi sa skin tone ko. Tingnan niya naman yung leeg ko. Hindi ko nilagyan yung leeg ko kasi hindi naman ako aalis. Sayang din yung foundation. Bukas na lang. Sana din nagdagan pa nila ng mas dark shades or kahit tagdagan nila ng dalawang shades, diba? Hindi naman niya natakpan yung blemishes sa muka. At ang puti niya para siyang chinchanso. Para siyang chinchanso mga besi. At yung pores ko din, hindi niya masyadong natakpan. Parang ano lang, yung natural na foundation na liquid foundation. Pero gel foundation nga ito. So, wala namang iba sa gel foundation. Yan. Para sa akin, walang iba. Hindi nga pala ako nag-powder, mga bestie. Kaya medyo makintab siya. Yan. Tingnan yung puti, di ba? So, bukas, i-wear test ko to. At dun ko ibibigay yung aking final review dito sa Intergrade Crush Jelly Foundation. So, mga bestie, ngayon ay papasok na ako ng work. So, sinuot ko na tong foundation na to. So, ngayon is 7:20 a.m. Yan, nakikita niyo ba? Ayan. So, oorasan natin to hanggang uwian at itetest ko kung gaano siya mag-oil up kasi sabi long-lasting wear daw siya up to 13 hours, di ba? At hindi nga pala ako nag-powder. Ayan. Hindi naman siya masyadong maputi pala, no? Kapag pag sinuot mo na talaga, no? At meron siyang dewy effect. Yan, o. Oh, tingnan nyo. At hindi talaga niya natakpan yung aking blemishes. Tingnan nyo. Andyan pa rin yung tagyawat ko. Diba? Tsaka yung pekas. So, okay lang yan. Natural naman yan, eh. So, i-update ko kay mamaya ang tanghali para malaman natin kung gaano na to ka-oil up. So, see you later. So, mga bestie, I'm back para mag-update sa inyo. Kaya, nalito ako sa locker room. Time check is 12:17. Ayan. At 5 hours na rin na nakalagay yung foundation sa mukha ko. So, ito yung look niya. Ayan. Medyo oiliness na siya at dito medyo kumakapal na siya. Ayan. Dito. Nagbubuuyan siya. Pero sa personal pala mga bes, hindi siya maputi. Tingnan. So, ayan o. Sa camera lang siya maputi tingnan. So, dito sa T-zone lang talaga ang oily. So, i-update ko kayo mamayang uwian, last update. See you later, mga bestie. So, ayan, mga bestie, naka-uwi na ako. So, ang time check natin ay 6:20 na ng hapon. Ayan, mga bestie. So, 11 hours ko nang nasuot itong foundation. So, magbibigay na ako ng final update dito sa Intergrade Crush Jelly Foundation, mga bestie. So, sa kiniklaim nito na natural finish look, maganda, yes, natural finish look siya at
Lightweight coverage ito mga bestie. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. And sa kiniklaim naman niya na poreless, konti lang yung natakpan niya sa aking skin. Yung kiniklaim naman niya na oil-free, so yun ang hindi niya naibigay sa aking mukha. Sobrang oily na ng mukha ko ngayon mga bestie. Ayan, kung nakikita nyo. Sobrang kapal na ng oiliness niya. Tatlong beses na akong nag-blot niya na, pero grabe pa rin yung oiliness nito mga bestie. Dahil siguro sa init ng panahon ngayon, at yung init ngayon mga bestie, iba, humid, sobrang init, parang kang nasa sauna, yon. Tapos yung kiniklaim naman niya na up to 13 hours, hindi siya ganun. So, kailangan mo pang mag-retouch after 5 hours ngayon. Kailangan mo nang mag-retouch kasi nag-oiliness na siya. Hindi siya nakakapagbigay ng matagal na freshness. So, ang nagustuhan ko lang sa kanya ay yung lightweight coverage niya at yung kanyang amoy, hindi siya masyadong matapang, at yung kanyang bright effect sa mukha mo. Yung shades nga pala nito mga bestie, okay na pala to sa akin kasi hindi pala siya maputi in person. Nag-oxidize siya kaya parang pumapantay na rin yung kulay niya sa balat ko. Tapos, yung packaging niya, sana may salamin sila. Pero kasi di ganun yung kanilang packaging, kaya walang salamin. So, sayang dahil walang salamin yung kanilang packaging. Pero yung kulay, maganda. Ayan. Yung presyo na 2,000 yen, okay to. Natural yung presyo niya, hindi mahal. Siguro maganda to kapag winter, autumn, at saka spring. So, gagamitin ko na lang to kapag taglamig mga bestie. Pero ngayong summer, sobrang oily niya sa mukha ko. Oily pa naman ako at saka pawisin, kaya hindi siya fit para sa akin kapag summer. So, yun lang mga bestie ang review ng Integrated Crush Jelly Foundation. Kung nagustuhan nyo ang review ko na to, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. So, see you again on my next review. Bye!